pare ko. O pare! Pasensya na kayo sa nakayanan ko, ha? Pare. Hirap ngayon sumakay sa barko, eh. Okay lang to, pare. Kahit medyo malaki, basta't imported. Oo, oh, yan ang paborito ng alam ko, eh. Ako, kahit wala kang pasalubong, ha? Basta't meron tagay. Sold na ako rito. Tagay talaga gusto nito, eh. Tsaka, eto, pampapaya to, para hindi ka iwan ni Mister. Sus, ako iwan ang asawa ko. Nakita mo naman, may asawa ka na, may dantayan pa. Siyempre, iba pa rin yung gabi-gabi, may ribig ang pata. Ah! Ikaw talaga. Thank you. Pata. Big time na talaga kayo, Mare. Biruin mo, halos lahat kami, may pasalubong galing sa asawa mo. Naku, hindi thank naman, you. Medyo sinuswerte lang ng konti. Nay, nay! Pupuntahan ko po si Claire. Bibigyan ko siya ng tsokolate. Oo, oh, huwag kang magtatagal at saka huwag kang maglalaro sa tabi ng kali. Delikado, ha? Opo. Sige, ingat. Alam mo, Mare, maswerte ka dyan sa anak mo. Abay, manang-mana sa'yo. Hindi madamot at pagmahal sa mga kaibigan. Ako, ikaw. Pinapalaki mo pantenga ko. Akala mo siguro nakalimutan na kita, no? O eto, meron kang sabon, pampaganda ng putis para lalo kang gumanda. At nang makabingwit ka ng lalaki, magkakamali sa'yo. Ano? Ako pa yan, ang paganda, diba? Ay, naku, pabango na naman. Ang bango nito, ah. Ang tatay mo talaga. Buti ka pa may imported chocolate, no? Sana si tatay din nag-a-abroad. Mahirap din yun, no? Pagka bagong dating si tatay, yun, masarap. Kasi maraming pasalubong, pagkain. Pero pagka ano, aalis na si tatay, nalulungkot din kami. Talaga? Oo, syempre naman. Iba pa rin pagka nandito si tatay. Mas masaya, kasi kompleto kami. Pwede kaya yun? Hindi nag-a-abroad tatay natin, pero marami pa rin tayong imported chocolate. Pwede siguro kung mayaman tayo, marami tayong pera. Hayaan mo, pagka nagkaroon ako ng maraming pera, bibili ako ng maraming chocolates para mabigyan din natin yung iba nating kalaro, di ba? Eh, paano tayo yaman? Ang dami mong tanong! Basta mag-aral na lang tayo ng mabuti para pag nakatapos tayo, pwede tayong makapagtrabaho ng maayos, di ba? Makakaipon tayo. Tapos, pwede na tayo yumaman. Di ba? Ay, anak, ito yung baon mo. Pang isang linggo na yan, ha? Magkasyahin mo, mahirap kumita ng pera, eh. Opo. Oh, pagbutihin mo pag-aaral mo, ha? Huwag kang gagaya kay nanay na hindi nakatapos ng pag-aaral. Sige po. Muna na po ako, Nay. Sige. O, kain ng kain yan. Tanghali na, ha? Cesar. Cesar. Di ba pinagre-report ka sa ahensya ngayon? Ayusin mo yung papeles mo. Di ba nang istorbo? Nakita mo natutulog ang tao, eh. Magre-report ako sa kanila kung kailangan ko gusto. Eh, bakit mainit ang ulo mo? Sinasabi ko lang na nung isang linggo ka pa kasi pinapatawag doon, hindi ka naman kumikilos dyan. Eh ano naman kasi ang gusto mo, sila pa mag-report sa'yo. Ba't ang kulit mo? Alam mo, ingay na bunganga mo eh. Kung gusto mo ikaw mag-report sa opisina! Dahil kahit ka lang, wala na akong balak na sumakay ng barko. Ano? Nababaliw ka na ba? Paano naman kaya tayo mabubuhay niyan kung hindi ka nasasakay ng barko? Ewan ko! Hindi ko alam! Basta ang alam ko, ayaw ko nang sumakay ng barko! Ang ingay-ingay nyo eh! Ang aga-agang ingay nyo! Taong 2000 nang huminto sa pag-abroad bilang seaman ang tatay ni Tinay. Mula noon, nagsimula ng makaranas ng kahirapan ang kanilang pamilya. Eh, Nay, kakain na ho ba tayo? Nagugutom na ho kasi siya eh. Ha? Ano? Mati. Tisa na Tinay, punta ka muna ng tindahan. Mangutang ka muna ng noodles at saka itlog. Sabihin mo, magbabayad ako pagkahatid ko nito mga pinlansya ko. Eh, Nay, kagagaling ko lang po dun kanina eh. Sabi sa akin, bayaran daw po muna natin yung mga utang natin bago tayo makautang ulit.
Mahaba na daw kasi yung listahan natin eh. Pambihira naman sila, para namang hindi naman tayo magbabayad eh. Eh nasa naman kasi yung tatay mo eh, pambihira, tumitirik na yung mga mata natin sa gutom. Dali nga dyan. Alam mo, matutulog na naman tayo. Okay lang yan, matutulog na naman tayo. Tapos bukas, pag-isip. Napagdesisyonan ni Tinay na magtinda sa kanilang eskwelahan. Nilabanan niya ang hiyak upang makatulong sa kanyang pamilya. Ikaw, may baon ako. Ikaw, bibili ka. Ano, Tinay? Wala ka na namang baon, kaya ka nagtitinda? Pakialam mo kung wala akong baon. Mabuti nang nagtitinda ako kaysa mahilo ako sa gutom. At bakit ka naman mahihilo? Eh, sanay ka naman magutom. Wala na naman kayo magawa, kaya si Tinay ang tinutokso nyo. Magsitigil na kayo. Tinay, huwag mo napansinin yan. Ay, nako, nakakuha ng kakampi. Sambong kasi teacher mo eh. Tinan mo nga, lagi ka nalang nalang tinutokso. Hayaan mo na sila, totoo naman yung sinasabi nila eh. Anong totoo ka dyan? Hindi, no? Bait-bait mo nga eh. Swerte mo naman, Tinay. Tara na, alis na tayo. Anong swerte doon? Swerte nga ako, pero kawawa naman yung may-ari nito. Kung sa bagay, sino kaya may-ari niyan? Hindi kayo sa kanya yung pera? Manang, ano po yung hinahanap mo? Nawawala kasi yung pera ko eh. 1,000. Inutang ko pa naman yun kasi may sakit ang anak ko. Manang, hindi po kaya ito yung hinahanap nyo? Ito nga! Salamat! Maraming salamat! Mabuti na lang ikaw ang nakakuha. Bagamat nakakaranas ng panglilibak, hindi ito ininda ni Tinay. Sa kanyang maliit na paraan, pinilit niyang tumulong sa pamilya. Subalit sa halip na biyaya ang kanyang natanggap, sunod-sunod na pagsubok ang darating sa kanyang buhay. Alam mo ba kung ano yung ginagawa mo, Tinay? Nangongolekta ng basura. At may gana ka pa mamiloso po. Tigilan mo na yan, nakakaya. Eh sayang naman yung bariyang binibigay nila sa akin. Pandagdag din yung sa baon natin. At saka naman nakakahiya sa pangungolekta ng basura. Hindi naman ako naglanakaw ah. Basta tigilan mo na yan. Baka isipin pa ng mga tao eh, sa basura natin kinukuha yung pangkain natin. Ate? Kumilos ka naman. Hindi naman siguro habang buhay, ganyan ka na lang para kang tambay. Pambihira, nagugutom na yung mga anak mo. Gabi na, wala pa tayong bigas. Kung walang bigas, edi huwag magsaeng. Ay, ano pa ang problema mo? Simula na umuwi ka, ganyan ka na. Ayaw mong kumilos, ayaw mong magtrabaho, parang wala kang pakialam sa amin ng mga anak mo. Gusto mong malaman kung anong problema ko? Oo! Ikaw! Ang dami mong hinihingi, ang dami mong sinasabi! Nasa barko pala ako, dami mong nire-request! Pahingin ng ganito, pahingin ng ganyan, pahingin ganito, pahingin ng ganyan, pahingin ng pera! Bakit? Lahat ng hiningi ko para sa anak mo. Wala akong hiningi na para sa akin lang. Tapatin mo nga ako. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin kung bakit ka nagkakaganyan? Anong problema mo? Ano? Magtapat ka! May babae ka, no? Wala. Kung wala, eh bakit ka nagkakaganyan? May babae ka! Binabinong ko lang ako yung mababae.
Hindi! Meron kang babae kaya ayaw umalis dahil hindi mo siya maiwanan. May babae ka! Sinabi wala ako ng babae!